Pogi? Mahinang usal ni Regine. Namilog ang kanyang mata. Not my type. Umayos kang na nga. Maliba naman nila kung magjowa ang dalawang yon. It was none of their concern anyway. Naupo naman si Regine. Sinuot na lang ni Farah ang kanyang AirPods at ipinikit ang mga mata. Mahigit 4 na oras ang hihintay nila bago makarating sa Kathmandu. Mabuti pang itulog na lang nila ang biyahe. Sir, are you really sure about this? Nag-aalala lang tanong ni Enzo kay Zeki. Enzo Wright was his private bodyguard, a Filipino-British who used to serve the British Army. Kinuha to ng kanyang ama para maging tagapantay niya. Mahigit 1 taon na itong nagtatrabaho sa kanila, kaya kaibigan na rin ang turing niya rito. Maaasahan niya kasi to sa lahat ng bagay, lalo na sa mga babaeng nagkahabol sa kanya. Wala itong nagawa kundi sumama sa kanya nang bigla siyang nagdesisyon na umuwi sa Nepal. I told you to call me, Zeki. He took a long deep breath. Di na sila muling nakausap ng ama mula nung gabing sabihin nitong ipapakasal siya sa anak ng kaibigan nito. He wanted to clear his mind and getting back home in Nepal would give him freedom to be in touch with nature. It would help him process everything that had just happened. Kailangan niyang makagawa ng plano kung paanong malulusutan ang kagustuhan ng ama. Kung magpapakasal man siya in the future, he would make sure that love is involved. Let's have a rest at home in Bhaktapur when we arrived. Tumingin si Zeki sa kanyang relong pambisig. Tinansya kung anong oras sila makakarating. The flight went smooth as they landed at Tripuvan International Airport in Kathmandu. Agad na pumila si Napahara at Regine sa immigration booth. Maliit lang ang arrival area sa airport, kaya medyo siksikan ang mga pasaherong dumating. Kasabay na naman natin si Napogi, bulong ni Regine sa kanya. Both of them had their 60-liter hiking bag. Hindi talaga sila nagdala ng mga non-essential things dahil mas dadidig lang yon sa bigat ang dadali nila sa trek. Plano rin kasi nilang bumili na lang ng ilang hiking gear sa Tamil na siyang ipapadala nila sa porters kapag nagsimula ng trekking. Oh, come on, Regine. Pinag-iinteresan mong dalawang yan. Eh, mukhang magjowa. Pang-aasar ni Farah sa kaibigan. Mahina lang ang pagkakabigkas niya dahil magkakasama sila sa isang pila. Regine smiled mischievously and she whispered, I don't think so. Let me check if they are lovebirds. Pagwika nun, biglang pumihit si Regine. Nagkunwaring natapilok sa harapan niya at buong lakas sa dumagan sa kanya, dahilan para mawalan siya ng balanse. Muntik pang mapasigaw si Farah dahil biglang umiwas ang babaeng Caucasian na nakapila sa kanyang likuran. Mabuti na lang at may isang matipunong katawan na sumalo sa kanya. Mabilis din ang reflexes ng kamay nito na agad tinakpan ang bibig niya. Hey, easy and be quiet, anang isang baritonong tinig. Pangiti-ngiti naman si Regine sa tabi at nagkunwaring inosente sa mga pangyayari. She pretended to massage her legs as if it was injured. Mabilis tumayo si Farah na makahuma. Lumingon siya para mapagsinong lalaking sumalo sa kanya at laking gulat niya na makilala ito. Ang isa sa mga lalaking kasama nila sa eroplano na siyang pinagtitripan ni Regine, the Nepali guy. This time she could give a glimpse into his eyes. She was mesmerized for a moment when she realized his unique eye color that gave more appeal to his tanned skin. The man was green-eyed. Bagay na bagay yon sa makapal nitong kilay at mapilantik na pilikmata. Mukhang 6-footer din ang lalaki dahil umabot lang sa leg nito ang height niya. Are you okay? Tanong ng kasama nitong Tisoy na siyang may hawak ng traveling bag. Tanging passport at arrival card lang kasi ang hawak ng kasama nito. Halos magkasing tangkad ang dalawa. Pasimple naman siyang tumango, samantalang tila iritado naman ang lalaking sumalo sa kanya. So clumsy. Halos magsalubong ang makakapal na kilay nito. Hindi nakaligtas sa pandinig ni Farah ang ibinulong ng lalaking may berdeng mata. Tila umakyat yata ang lahat ng dugo sa ulo niya, imbes na magpasalamat dito sa ginawang pagsalo sa kanya kanina. What the? Sisitahin sana ni Farah ito, pero dumiretso ng lalaki sa immigration counter sa kabilang banda. Antipatiko? She glared in the man's direction. Hindi niya agad gusto ang vibe nito. Mukhang mayabang at batas ang bilib sa sarili. Walang-wala sa malaanghel na karakter ng kanyang kasintahan. What do you say? Tanong ni Regine sa kanya at may pilang iting gumuhit sa labi. Kung nasa labas lang tayo, baka nasa bunutan kita sa ginawa mo. Are you out of your mind? Regine rolled her eyes. They're both hotties. Hayaan mo na. Hindi naman natin sila makikita eh. Farah sighed.
Di na lang siya nagkomento. She just waited for her turn to present her passport and get a stamp. Namaste! Magiliw na body na babaeng nasa immigration counter. Isang ngiti lang sinagot niya rito. Pasalampak na naupo si Zeki sa itim leather couch nang marating nilang bahay sa syudad ng Bhaktapur. Halos 10 minuto lang ang biyahe mula sa airport. Mabuti't hindi masyadong traffic kahit naging successful ang kanilang pag-uwi. Shall I call Vijay to check the chopper for tomorrow? Agad na tanong ni Enzo. Ang tinutukoy ang kanilang private pilot na siyang nangangalaga ng ilang sasakyang panghimpapawid ng mga Maxwell dito sa Nepal. They had 2 helicopters at home at pareho yung nasa helipad sa ika-6 na palapag ng kanilang mansyon. Madalas nilang gamitin yon tuwing kompletong pamilya para sa mabilis sa transportasyon kapag gusto nilang magmuni-muni sa Everest region. Yeah, let him check the engine. I will pilot the chopper going to Lukla. Zeki breathed out. Kahit easy-go-lucky yung binata, isa siyang licensed private pilot. He had the rank of captain, carrying 4 stripes in his uniform. He attended a prestigious aviation school in Amsterdam a couple of years ago. Sandali silang natigil sa pag-uusap nang dumating ang caretaker ng bahay. Sir, shall I prepare your tea? Tanong na may katandang babae na sibilhana. Matagal na itong nagsisilbe sa kanila at isa itong purong Nepali. Yes, please. Thank you. Tipid nang umiti sa Zeki. Mabilis namang tumalima ang babae. Alright, I will equip our gears. Are you sure you want to trek at EBC, not the summit? Naupo si Enzo malapit sa binata. I would love to, but I did not train for the summit. I just want to ease my mind for all the shits. Zeki groaned. Hanggang ngayon mainit pa rin ang ulo niya tungkol sa itinalagang arranged marriage ng ama. For heaven's sake, he only just turned 29. Nag-e-enjoy pa siya sa kanyang buhay binata at hindi siya papayag na sapilitan siyang ipapakasal sa kung sinong babaeng hindi naman niya kilala. Sir, I mean, Zeki, don't get me wrong, but if I were you, I'd be happy to settle down. Your father wouldn't choose just anybody. He picked the best for you, I'm sure. Tila nananan siyang anas ni Enzo. Ngayon lang kasi siya nang alam sa personal nitong buhay. Kahit madalas siya nitong pinambabala sa mga babae naghahabol dito, na lagi niyang pinagtatakpan dahil sadyang lapitin to ng mga babae. Whose side are you rooting? Come on, you're just a year senior to me. We're still young. Palatak ni Zeki. Well, if I find the right woman, I'll get married right away. I want to see my offspring as soon as possible. Nagkibit balikat si Enzo. Muli silang naantala nang bumalik si Bilhana. Dala ang 2 tasa ng jasmine tea. Danya bad, Zeki said politely. It was Nepali term for thank you. Inamoy ni Zeki ang mabangong aroma ng tsaa. It made him feel relaxed. Dahan-dahan siyang uminom at dinamnam ang init sa kanyang lalamunan. This is why I like tea better than coffee. Binaba nito ng tasa sa glass table. Anyway, I will swim a few laps later. Then I will sleep early. Tumango si Enzo habang hawak ito ang sariling tasa. Alright, I will meet Vijay after this. Zeki exhaled and glanced through the high glass window of the living room. Mula sa kinaupuan niya, kitang-kitang magagan ng view ng Himalayas kahit sa malayuan. What the hell is the meaning of this? Gulat na gulat si Farah nang marating nila ang jump off ng trek sa Lukla. Paano ba naman siya hindi magugulat? Sinalubong sila ng dating kasintahan ni Regine na sa Gino. Mukhang sasama rin to sa trek. May dalatong asul na hiking bag at may nakasukbet na folded trekking pole sa side pocket. Hello, Farah. Alanganin ang ngiti sa labi ng lalaki. Tinignan niya to ng masama at agad na hinlablot sa braso si Regine. Kinausap sa hindi kalayuan. Confile. Are you out of your mind? I knew it. Kaya pala excited ka nang umalis tayo dahil makikipagkita ka sa ex mo? Ines na wika ni Farah. I'm sorry. I just want to talk to him. Regine averted her gaze. Hindi nito magawang tingnan siya ng diretso sa mata. Regine, why? He is married now. Are you planning to be his mistress? Mag-isip ka nga. Nangigigil na tura ng dalaga. Nakagat ni Regine ang pangibabang labi. But we were in a relationship a month ago and he is just trapped in an arranged marriage. Mariing na papikit si Farah. Mukhang saradong isip ng kaibigan na makinig sa kanya. Bigla siyang naawa nang umangat ito ng tingin dahil nanginginid ang luha nito sa mata. I just want closure. Please, pagbigyan mo na ako. Kahit ngayon lang? Nagpakawala ng mariing buntong hininga si Farah. Fine.
Hindi ka na rin naman bata, pero ngayon lang to. I will not tolerate this sa mga susunod na araw. Regine's lips turned up and she smiled. I know you will understand me. Thank you. Tuwang-tuwang nagbeso sa kanyang magkabilang pisngi ang kaibigan. Wala siya nagawa kundi mamilog na lang ang mga mata. Gino cleared his throat when he approached the girls. How many joiners are we expecting? Tanong nito. Ang kanilang guide ang sumagot. This is an exclusive private trek. We only accommodated 5 people. Tumango si Gino. All right, let's wait for the others. Nagulantang silang lahat ng maulinigan ang tunog ng isang pulang chopper. Lahat sila napaangat ng tingin. What the? Inis na pinunas ni Farah ang mga alikabok na dumikit sa kanyang mukha. Ilang ulit pa niyang nakusot ang mata dahil napuwing siya. Lalong naningkit ang mata ng dalaga nang makitang piloto nun na tumingin sa gawin nila at bahagyang umiti. The pilot wore brown aviation glasses and he slowly removed it after the landing. He looked familiar. Biglang nag-isip si Farah kung saan niya ito nakita. It took her a while before she realized who he was. Lumabas kasi sa passenger seat ng chopper ang isang mistisuhing lalaki na may dalang dalawang malalaking hiking bag. What the heck are they doing here? Tumingin si Farah kay Regine na nagkibit balikat lang. They are the remaining joiners, sabi ni Nim, ang kanilang guide. Nasa tabi nito ang dalawang lalaki, tansya ni Farah, nasa early 30s, na siyang maging porters nila. Teka, di ba sina Pogi yan? Nakasabay natin sa plane? What a small world! Biglang napasingap si Regine sa dalawang paparating na lalaki. What a show off! Ines na bulong ni Farah. Mukhang may kasama pang ibang piloto ang mga to dahil agad din namang lumipad ang chopper matapos makababa ng dalawa. The other guy looked familiar. Sabi naman ni Gino, are we late? Anong piloto kanina nang marating kinaroonan nila. Just in time. Wika ni Nim sabay sulyap sa suot nitong abuhing sports watch. Tumingin to sa kanilang limang naroon at nagpatuloy. Before we proceed with the trek proper, let's introduce each other. Oh, that's quite a nice rhyme. Everyone giggled. Then, all tilted their heads in agreement. At nagsimula silang magpakilala sa isa-isa. Call me Nim, and I will be your guide in this EBC trek. Pagpapakilala ng lalaki. Tumingin to sa dalawang kasama. These are Adish and Hem, your porters. Dagdag pa nito. The porters lightly arced their heads. Parang nahihiya pang dalawa. Samantalang nakipagkamay si Nim sa kanilang limang naroon. I'm Gino. Pagpapakilala nito mula sa tabi ni Regine. Regine, tinaas ng dalaga ang kanyang kamay. I'm Enzo. Nakangiting anas ng lalaki at tinuro nito ang katabi. And this is Zeki. Napaangat ang isang kilay ni Farah. Di nakatiis na magkomento. Is your friend mute or something? Pasaring ng dalaga. Nakinggulat ni Farah nang biglang nilahan ng lalaki ang kamay sa kanya. I didn't know you want my name that bad. You can call me Zeki. What's your name? Napuno ng kansawa ng paligid. Pakiramdam ni Farah umakit ang kanyang dugo sa mukha dahil biglang uminit iyon. Tumingin si Farah sa mga kasama at tubiling tinanggap ang kamay ng lalaki. Farah, mabilis na binawi ng dalaga ang kamay, kaswal ay pinasok sa bulsa ng suot niyang kulay gray na trekking pants. Farah, nice name, the man smirked. He studied her from head to foot. No offense, man, but are you sure you can manage this trek? Naningkit ang mata ng dalaga. Hindi lang pala antipati kong lalaking to, kundi judgmental pa. Of course, I'm prepared, she confidently said. You say so? Nagkibit ng balikat ang lalaki. Pigil na pigil ni Farah na ismiran to, kung hindi lang maraming matang nakatingin sa kanila. Nagsimulang magbigay ng briefing si Nim. Ipinaliwanag ang klase ng trail na madadaanan at kung ilang oras sa magiging trek bawat araw. He repeatedly reminded everyone to take it slow for the body to be properly acclimatized. Everest Base Camp is 5,380 meters above sea level. We'll have an acclimatization day 1 since we reached Namche Bazaar. Inisa-isa ni Nim ang mga trail na daraanan at sinabing di naman ganon ka-technical ang kanilang magiging trek. Ipinadala nila ang mabibigat na equipment sa mga porter para at ease silang lahat. Pero sina Zeki at Enzo na natiling dala ang kanilang 80 liters na hiking bag. Mukhang sanay naman ang dalawa. Gustong mainis ni Farah dahil hindi niya makausap ng matino si Regine. Panay kasing dikit nito kay Gino.
Lagi niyang tinitingnan ng masama ang dalawa dahil niya talaga gusto ang nakikita. Ayaw niyang isipin ang mga to na kinukonsente niya. Mabuti na lang, friendly ang kanilang guide. Lagi itong nagbibigay ng facts tungkol sa home country nito. Did you know that Nepal is one of those countries that does not celebrate Independence Day? And it's one of the oldest countries in South Asia. Masiglang wika ni Nim. Tipid lang nang umiti si Farah. Our Gurkhas are the most fearless soldiers in the world. Dagdag pa ni Nim. He sounded proud. Ang tinutukoy ay ang kanilang elite army ng Nepal. Hindi nakatiya si Enzo na makisali sa usapan. Magkakasunod kasi sila sa trail. Yes, they are renowned for their professionalism and bravery. Enzo appeared honored. I used to work at the British Army, and Nepalese soldiers are amazing. Dagdag pa nito. Lumawak ang ngiti ni Farah dahil nahawa siya sa taas ng energy ni Enzo. Nasa likuran nito si Zeki na walang kibo, tila malalim ang iniisip habang nakatingin sa nagyayalong bundok ng Himalayas sa paligid. Napansin ni Farah, magaan kausap si Enzo at friendly ito. Samantalang kasama nito laging nakakunot ang noo. Di na lang niya binibigyang pansin kahit pakiramdam niya, parang galit to sa mundo. The trek was slow, parang warm up lang sa mga susunod na araw. Dumaan sila sa mahabang suspension bridge na siyang nagpataas ng adrenaline rush sa katawan ni Farah. Marami ring nakalagay na mahukulay na prayer flags sa trail. Tumigil sila sa isang tea house. Halos 5 oras sila naglakad sa hilly terrain bago nila narating ang unang destinasyon sa Monyo, pagkagaling ng lukla. Biglang natahimik si Farah dahil pakiramdam niya. Nahilo siya dahil sa nipis ng hangin. Ayaw niya naman na mag-alala ang lahat sa kanya. Tamang-tama dahil maya-maya lang oras na ng kanilang pahinga. Baka hindi pa na nakaka-adjust ang katawan niya, kaya uminom siya ng gamot pangontra sa altitude sickness. 3 piraso lang ang dala niya dahil tira lang iyon ng huling hike niya sa Sedona. Pagdating ng gabi, nag-inuman ng mga lalaki para maibsan ang lamig sa katawan. Habang nakikinig lang si Regine at Farah sa kwentuhan ng mga ito, naroon sila sa loob ng inn na siyang kasama sa package nila. Madalas si Gino at Enzo ang nagkukwento. Samantalang tahimik lamang si Zeki. Maliit lang ang inn. Hindi kayo katulad ng 5-star hotel na madalas silang pagpapalipasan ng gabi. Everything around seemed basic. Sanay naman si Farah ng ganoon dahil likas ang pagiging adventurous niya at hindi rin siya maarte sa katawan. Maging si Regine ganoon din sa kabila ng estado nito sa buhay. Ang totoo, binabantayin din ni Farah si Regine dahil baka sasamantalahin ito ang pagkakataon at tumabi kay Gino mamaya pagtulog. Makukurot niya talaga ito sa singit. Di naman siya ganoon ka-conservative, but she is really against women who are sleeping with a married man. Mabuti pa, matulog na tayo, bulong ni Farah sa kaibigan. Tumingin siya sa suot na itim na sports watch. It was almost 11. Tumango naman si Regine. Agad silang nagpaalam sa mga kasama. Sleep well, beautiful. Ani Gino na mapungay ang mata habang nakatingin kay Regine. Farah glared at the man. Bigla naman tong natiginan at nagbaba ng tingin. Subaratri, it means good night. Magilo na sabi ni Nim. Good night, everyone. Tipid nang umiti ang dalawang dalaga. Tinungo ang kwartong nakatalaga sa kanilang dalawa. The temperature was chilly. Mabuti na lang sa loob meron namang matinong heater. Agad na naglatag ng sleeping bag ang dalawa, pero bandang 2:00 sa madaling araw, nagulat si Farah nang di makita si Regine sa tabi niya. Mariin siyang napapikit at kinusot ang mata. Mukhang naisahan siya ni Regine. Ines na bumangon siya para hanapin to. She knew she was being unreasonable, lalo pat malaki na si Regine at alam na nito ang ginagawa, pero ayaw niya itong mapahama. What if she got pregnant? Ipinilig niya ang ulo dahil kung ano-ano na ang iniisip niya. Lumabas siya ng kwarto at laking gulat niya nang madatnan si Zeki na papasok mula sa veranda ng inn. He wore a red thermal jacket and he held a cigarette in his hand. Saglit itong tumalikod para itapon ang sigarilyo sa labas. Looking for your friend? I guess you wouldn't like to disturb them. Salubong na wika nito sa kanya nang bumalik sa loob. Pilyo ang iting nakaguhit sa labi nito. Farah rolled her eyes. I am not asking for your advice. Mataray na wika ng dalaga. Nagkibit ng balikat ang lalaki. Anyone who does a sexy time with someone doesn't want to be disturbed, unless you're fine with that. Sandaling di nakahuma si Farah sa narinig.
Uminit ang kanyang mukha dahil imagine niya biglang sinabi nitong sexy time. Wala kang pake, antipati ko? Sinadya ni Fan ang sabihin yun sa Tagalog para hindi maintindihan ang kausap. Sadyang mainit ang dugo niya sa lalaking to mula pa nung unang mag-cruise ang nandas nila sa airport. Sandaling rumihistro ang pagkagulat sa mukha ng lalaki, pero agad namang nagbawi at lalong lumawak ang nakakabwisit itong ngiti. Lumabas kasi ang magkabilang bilo nito sa pisngi at ang pantay-pantay nitong ngipin na parang model ng toothpaste. Tinignan na lang ito ng masamang dalaga at dumiretso siya sa may pinto ng kwarto ni Gino. Akmang kakatok si Farah nang pigilan siya ni Zeki. Humawak to sa kanyang kamay at mabilis siyang pinaikot paharap dahilan para mapalapit ang katawan nila sa isa't isa. Hindi agad nakagalaw si Farah dahil sa pagkagulat. Lalo pa't halos isang dangkal na lamang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Damang-dama niya ang pagdapo nang hininga nito sa kanyang pisngi. Hey, let go of me! Napalunok si Farah. Nakakalokong umiti si Zeki at tila nananadya na lalong inilapit ang mukha sa kanya. Umangat ang isang kamay nito, hinawi ang magulong buhok niya at isinabit sa kanyang tenga. Slowly, he moved his lips closer to her earlobes, giving her a tickling sensation. Ikaw din, huwag kang pakialamera sa buhay ng iba. Itulog mo na yan. Diretsong sabi ng lalaki bago siya binitawan. Ilang beses pang napakurap si Farah dahil sa narinig. Diretsong magtagalog ang lalaki. What just happened? Pilipino ba to? Awang pa rin ang bibig ni Farah habang sinusundan ang tingin ng lalaki. Sakalang siya na himasmasan nang biglang sumulpot si Regine sa tabi niya. Nagmula ito sa kabilang hallway. Mukhang galing to sa common toilet ng inn. Regine, where have you been? I had an upset stomach. Tumambay muna sa bathroom. Teka, nakita ko si Pogi galing dito ha. Anong nakita mo? Hindi si Farah nakatingin ng diretso sa kaibigan. Nagtaka naman si Regine. Nag-usap pa kayo? Himala. Mabuti pa matulog na tayo ulit. It's freezing. Biglang napahalokip-kip si Regine sa kabila ng layered clothing na suot nito. Tumango na lang si Farah. Akala ko tumabi ka kay Gino matulog. Kukurutin kita sa singit. I want that honestly but no. Hindi ko gagawin yan. Trust me. May natitira pa naman akong respeto sa sarili ko. Alright, sabi mo yan ha? Wala sa loob na pahawak si Farah sa pisngi at sa tenga. Ang walang hiyang lalaking yun? Talagang antipatiko at sinungaling. Mukhang sinasadya nitong pikunin siya at hindi rin ni Farah mapigilan ang sariling kumulo ang dugo dito. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!